Hey there, adventurer! Fred here, but you may know me as Salongganisa. You're here again, not only for a new episode, but a whole new season of the Brushpoint podcast. But can you believe it? A whole new season again? I surely can't. Well, we are now at season 3, and of course, we couldn't have done it without you guys. So let us take this time to thank you viewers, subscribers, followers, friends and family, basically everyone, who supported us all throughout this journey. With a new season, comes with new topics, new conversations, new guests, but still with us three. No deaths yet. So it's me, DJ Lumpia, and of course Kabukicat. Well, that's it for this intro. I won't make you wait much longer. Here's episode 1 of our third season. I'm once again Salongganisa, and welcome to tonight's episode of the Brushpoint Podcast. Hope you guys enjoy. Peace! Hi, I am DJ Lumpia, freelance illustrator. Hi, I'm Kabukicat, freelance concept artist. Hi, I'm Salongganisa, your full-time studio artist. And welcome to another episode of Brushpoint Podcast. Yan. Mainit na mainit ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. Dahil ito ang mga pinanggalingan ng maraming issue sa art community. Siyempre, ang mga issue usually sa art community is yung about sa pricing, yung rates, pero ito yung isa sa pinaka sabihin natin may gray area pagdating doon sa mga tao kung okay lang o hindi. Or yung iba, hindi nila ma-figure out kung okay lang talaga o hindi. So ano nga ba? Ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Wala akong idea. Ang pag-uusapan natin ngayon is all about tracing. Trent! Ay, nako. Yan, tracing. And syempre, hindi lang puro about sa tracing. Meron din tayo dito matakel about sa referencing, proper referencing, and even sa plagiarism, madadaanan natin yan. Pero pagdating sa tracing, ano nga ba yung nagiging problem pagdating sa tracing? Alam mo, recently, well, hindi naman recently talaga, pero siguro yung mga nakaraang taon, yan, marami-rami din ako nakita about sa issue ng tracing, and hindi lang sa ibang bansa, pero dito mismo sa Pilipinas, actually dito sa Pilipinas, nagkaka-issue ng ganyan. So, maybe yung iba sa mga listeners natin ngayon nagtatanong, okay lang ba talaga mag-trace? And depende. Di ba? Siyempre, sure, depende. Depende. Picture ba ni Kabukicat yan? Okay lang, go ahead. Sabihin ko sana Liza Sobera. Liza Sobera. Team Gen kami. Oo nga, Team Gen. It's so, universe natin yan eh. Wow. Yung pagdating kasi sa tracing, maraming depende dyan eh. Kasi ang tanong rin dyan, ano yung tinatrace mo? Para saang klaseng trabaho ka nagtitrace, di ba? Kasi may mga trabaho naman na talaga. May trabaho nga na, ang trabaho mismo is taga-trace eh. Oh, so paano yun, di ba? Ngayon, yan yung mga alamin natin sa discussion na to. And syempre, before tayo mag-dive in, share muna natin yung mga experiences natin kung saan tayo gumamit ng mga ways, sabihin natin tulad ng tracing o any unconventional way, quote-unquote unconventional way, kung sakaling hindi nyo pa alam yung way na yun. Kasi kung alam na ng mga tao yung way na yun, especially sa industry, then actually hindi na siya unconventional. Diba? So, ayun, malalaman natin ano ba yung mga experience natin, ano yung mga kakaibang ways natin na sabihin natin diskarte. Kasi yun yung tawag natin dyan eh. Diskarte kung saan gumamit tayo ng mga tracing o katulad ng mga ganitong technique. So siguro unahin natin, ayun, sarili ko ba? Sige, unahin natin sarili ko. Yeah, ladies first. Wow, thank you. So sa akin, tracing, saan ko nga ba ginamit ang tracing? Well, una kong ginamit ang tracing kahit wala pa ako sa game industry. Actually, una kong ginamit yung tracing sa
pag-storyboard. Nung nag-freelance pa ako para sa ad agencies, so iba't iba yon, gumagamit ako ng tracing kasi ang mangyayari is bibigay nila yung scene o yung may mga lines yan, di ba, yung per frames o per panel. So sasabihin nila kung ano mangyayari sa panel na yon, and then gagawin ko is kukuha ako dun sa stock photos kung saan nakasubscribe yung company na yon, kukuha ako ng stock photos dun, then iti-trace ko yung scene na yun, o sabihin natin mga elements na yun. Kunyari, kailangan ko ng tao na tumatawa, o kailangan ko ng kamay na may hawak na baso, di ba? Taong nagbabasa ng libro. So, ite-trace ko na lang. So, ba't ganun yung way namin? And bakit sobrang encourage yung ganung way pagdating nung nag-i-storyboard ako ng time na yun? Kasi ang inahabol nila doon is time, and ang kailangan nilang artwork doon is puro nasa concept stage pa lang. Since para yun sa isang commercial, so hindi naman yun may kita sa final product na, alam mo yun, kapag nilabas yung commercial na yun, hindi nyo naman may kita yung storyboard nun eh. Diba? Mm-hmm. Ang makikita lang ng storyboard na yun is yung director lang. So siya lang yung gagawin niya lang reference yun, and then kukunin niya yung shot. So basically, hindi may kita yun ng ibang tao except nun sa director, at the same time, napapabilis yung trabaho ko, which is yun yung kailangan nila that particular time. Kasi kaya nga sila kumuha ng freelance artist o freelance na nag-storyboard. So, dun ko first na nagamit yung tracing, and syempre pagpasok ko rin sa studio, ginamit ko rin yun. Kunyari, may mga kamay. Alam mo yun, yung minsan may mahirap na ano eh, na forma ng kamay. Kunyari, tsaka yung mga foreshortening. So, pampabilis, since hindi ko naman kailangan magpasikat doon, at kapag nilabas naman yung artwork na yun, wala naman yung pangalan ko na DJ Lumpia. Lalabas lang yung artwork na yun as part ng isang game. So, gagawin ko, kukuha ko ng, again, images na ganun yung forma ng kamay, and then ititrace ko para pampabilis, since kailangan nga nila ng as early as possible. So, ayun, dun ko ginamit yung tracing, and ayun, sa tingin ko, marami pa kayo ma-share dyan, especially si Kabukicat. So, sa'yo naman. Baka masita ako dito, de. Sabihin mo na mga concept art secrets na hindi naman talaga secret. So, cheating nga ba ang tracing, guys? Ayun. So, dati, pagka narinig ko digital art, naisip ko, cheating na kagad yun eh. Nasa bagay, oo. Diba? So, ngayon, na nandito na ako at nagtatrabaho na ako, magugulat ka na lang na, ay, hindi pala. Okay, hindi pala. So, final output lang yung hinahabol. Pag nasa studio ka, like, for example, ako, wala naman pa kayo kung paano, wala pa kayo yung studio kung paano ako maiaabot, paano ko magagawin yung asset na kailangan nila. Asset is yung ginagamit sa games na mga art. Yeah. So, wala naman silang pake kung binash ko ba yun or paano ko ginawa yung concept. Basta, at the end of the day, may pasa ko siya at a certain level of finish. Level of finish kasi ang ibig sabihin nun, like, kunwari, yung deadline mo, ganito lang, maikli. May in-expect sila na level of finish. Hindi naman nila expect na final na parang book print finish kagad eh. Pagka sabi natin 6 hours lang yung binigay sa'yo, ganyan, rush. Pero, kasi yung titingin ng gawa mo, possible mga marketing, possible yung boss mo na hindi marunong tumingin ng art o mag-imagine, yung ganon. So, possible din na mga director, di ba sa mga cinematic, kailangan makita nila kung ano talaga, like yung mood light and everything. So, dito pumapasok yung tracing, yung bashing, photo bashing, mga ganyan. And, it's not even an issue when you say, oh, trace ko lang to eh. Actually, kasi pag trace mo siya, iikli yung time na mapoproduce mo yung work. And, kailangan makita, ang goal dito is ma-imagine or makita kagad ng client mo yung dapat nila, yung hinihingi nila, maintindihan nila at one glance, okay, gets ko na. Yun ang goal mo. Ayan. And
ano ba, mamaya pwede ako mag-explain ng actual workflow eh. So, sige. Okay yan. Yeah. So, yung ngayon sinasabi ko lang is kung bakit acceptable siya sa studios. And maraming gumagawa na ito. Even veterans do this. Pero syempre, doesn't mean hindi kami marunong mag-drawing na walang trace. Eh, madidiscuss rin natin yung mamaya. Kung kailangan mo pa ba mag-aral. Kailangan ba marunong ako mag-drawing? Kailangan mo, ito na lang guys. Ito, question ko lang. My workflow. Mamaya kasi pupunta tayo sa workflow eh. Mahaba ang usapan yan. Pero sasabihin ko lang na my workflow ang concept artist na called 3D sketching. Ang ibig sabihin nun, nag-i-sketch kami sa 3D. Well, self-explanatory. Ayun. Kaso, i-ano namin yun, i-screenshot namin yun o i-render namin yung purview. Then, from there, pupunta kami sa Photoshop, ilalagay ko yun doon. Then, ipupush ko yung sketch. Ang difference lang kasi neto is, at least, nasa 3D space na yung concept mo. Hindi na siya madi-distort. Hindi na mahirap yung 3D artist. Yun lang. Pero, it's considered a sketching, tracing pa rin. Because, pwede ka mag-download ng model and lagay mo sa Photoshop, trace mo. It's the same thing. Mm-hmm. Diba? Yeah. 3D nga lang, no? 3D nga lang yung pinanggalingan ng trinase mo. Yeah, pero it's the same concept. Yeah. Now, which I can explain later. Alright. Nice. So, si Salongganisa naman. At hindi ko sure kung Salongganisa kung ano yung mga unconventional ways na ginamit niya. Well, before naman, before ako mag full-time na studio artist, syempre nag-work din ako sa company. Tapos, doon sa company na yun, may time na kailangan kong mag-drawing ng mga food items na lalagay sa packaging, ganun. Tapos parang, nung una kong ginagawa yun, na dinodrawing ko lang talaga mano-mano na parang kinokopya ko. Tapos yung parang head namin sa marketing, parang sabi, oh, mag-trace ka na lang. So parang, from then on, nung ginagawa ko na yung mga food items, doon ako nag-start mag-tracing. Kasi, yun nga, parang sa kanila, hindi naman importante kung ginalingan ko na, oh, yung galing mo naman, dinrawing mo talaga lahat. Yung galing freehand. Drawing mo yung noodles, ang galing ah, kinamay mo ah. Wow. Wala naman sa kanila yun eh. So parang, I guess yung point lang nila is parang syempre kailangan na in time kasi papakita pa sa boss, mga ganun ba. So I guess, yun yung siguro pinaka nagamit yung tracing sa work. Kasi ngayon, siguro kung meron man tracing sa traditional, siguro yun yung pag-stencil na lang. Yung ginagawa ng mga tattoo artists, yung kumbaga ita-transfer from carbon paper to the canvas or to the skin. So parang siguro yun yung pinaka malapit, masasabi kong malapit. Pero parang, ako personally, wala akong kilalang artist na nagtitrace eh. I'm not saying na we're above everyone else, syempre, pero in my experience, wala akong kilalang ganun. Siguro, ito pala, recently din, meron akong commission na ginawa. Eh, di naman ako masyadong magaling mag-drawing ng guns, ng baril, or mga baril. So parang doon ko rin ginamit yung tracing kasi may time constraint din ako na kailangan kong may ibang gawing commissions. Ganun. Tapos parang end product naman eh, hindi naman mahalata na, alam mo yun, hindi naman importante kung nag-trace ako hindi kasi syempre happy naman si client eh. Hindi naman tsaka, masasabihin, wow, astig, minano-mano mo yung baril. At saka based naman talaga siya from a real game. Yeah. So parang alam, I need to be exact as much as possible din. Okay, nice. So mapapansin nyo ngayon, no? Excuse me. Mapapansin natin ngayon na ang point namin dito is from the start pa lang ng podcast na to, ng episode na to, kami mismo nagtitrace kami sa mismong trabaho. Okay? Hindi lang to pang personal art. Sa mismong trabaho, ginagawa namin to. So,
ano nga ba yung pinaka-goal nito and ano nga ba yung nagiging issue pagdating sa tracing? Ngayon, pagdating kasi sa tracing, it's kind of parang taboo na kapag sinabi mong tracing, parang, ah, tracing, hindi magaling, ganyan. Ah, tracing, okay, ano, parang cheating, ganyan. So, para lang malinaw, no? Para lang malinaw, ano nga ba yung nakaka-apekto pagdating sa tracing, kailan nagiging mali yan, and kailan ginagamit usually yan, which is, kapag pumunta kayo sa industry na to o sa mga studios, may kita nyo, halos araw-araw mong gagawin yan. Especially sa mga, sa start ng workflow mo, ang daming part doon na talagang gagamitin mo yung tracing na yan. And even yung photo bashing na parang sinasabi ni Kabukicat kanina. So, ayun. Sa pagsimula nung discussion na to, thank you sa pag-share Kabukicat and Salongganisa. So, pare-parehas tayo dito. Nag-trace na. Ngayon, kung ayaw nyo sa nag-trace, malaya na kayo na ilipat na yung video na to at manood ng ibang video dahil ayun nga, dahil lahat kami dito nagka-trace and hindi namin to sinasabi dahil ginagawa namin dati, sinasabi namin to kasi hanggang ngayon ginagawa pa rin namin to. Ngayon, kailan nga ba nagiging mali? Bakit ba parang kapag, ba't nagkaroon ng thinking na tracing, mali yan, ganyan? Bakit nga ba nagkaroon ng ganun thinking? O kailan ba talaga nagiging issue yan? So, mag-backtrack tayo doon sa mga naging issue pagdating sa tracing. Kasi kung isipin natin, kung tayo nagtitrace, bakit hindi tayo na-post sa social media? Di ba? Bakit? Pati hindi tayo sinabihan ng, ano, yak, si Kabukicat, gumagamit ng mga photos. Ay, yak, si Salongganisa, yung baril na yan, alam ko yan eh, trinace niya lang yan eh. Di ba? Bakit hindi tayo na-issue ng ganun kahit ginagawa namin? So, ang malinaw dito, unang-una is, there is a bad tracing and good tracing. So, ano yung ibig sabihin namin doon? Ano yung ibig sabihin ng bad tracing? Napansin nyo ba, guys, kung ano yung sinasabi namin kanina, kung ano yung mga tinitrace namin? Ang isang malinaw doon is, hindi kami nagtitrace ng artwork ng ibang tao. Ching! So, yan. Point number one. Yan. So anong masasabi mo diyan Kabukicat pagdating sa pagte-trace ng artwork ng ibang tao? Kasi recently may gumawa rin 'yan eh, 'di ba? Dalawa kasi 'yan eh. Untracing has a very thin line between plagiarism and copying, yung mga ganyan. So alam mo 'yun, pagka ibang tao kasi yung gumawa, automatic kasi na trabaho nila 'yun eh, intellectual property nila 'yun kagad. And the thing is, pagka kinuha mo yung gawa nila, tapos hindi naman siya study, no? Yun yung pinagpatungan mo ng painting mo, or yun yung binakat mo sa ilalim, kitang-kita yun. Tapos wala kang masyadong binago. Iba kasi, trinase mong ganon, mapapansin ng mga tao yun, lalo na pag hindi ka nag-credit. Pero pag nag-credit ka, lusot ka. Yun. No, kasi hindi mo inaangkin eh. Oh, hindi mo kasi inaangkin. Ang masakit kasi dito yung sasabihin mo na, kunwari, gawa ko yan. Hindi ko nag-reference dun sa character, dun sa artist na yun. Hindi ko re-reference yung gawa nun. Hindi ko nga nakita, hindi ko nga kilala yun eh. Pero pag binuksan niyo yung piece, saktong-sakto. Sandamakmak na. Di ba? Yun yung point eh. Minsan yun masakit pa is, kunwari, original na work ng isang artist, tapos pinatungan mo. Yung composition, kitang-kita, tapos yung mga ibang elements na doon. Yun. Nangyayari yun eh. Tapos dinagdagan mo na ng konti, tapos sinabi mo sa'yo na. And so, masama pa doon kung pinagkakitaan mo pa. Oh. Diba? Kunyari para sa book, tapos binenta mo, diba? Yun yung mayari ka talaga doon. I mean, hindi lang basta mali yun, talagang yung reputation mo kasi nakaano doon eh. Nakasalalay doon eh. Integrity bilang artist, credibility, ganyan. Wala namang, alam mo kasi yung definition ng cheating pagdating sa art industry is different. It's different on different aspects and different level. Cheating just means like, may napagkasunduan tapos di ka sumunod, right? Yeah, cheating yan. Yan ang ibig sabihin ng cheating or hindi ka siguro nag-aral tapos sinisilip mo yung katabi mo, yun. Possible. Cheating yun. So,
nandadaya ka, ganun. Pero kasi, eto, sa work kasi, lalo na sa studios, ang cheating is synonymous kind of sa diskarte. At tanggapin nyo man, guys, or hindi, alam mo, kasi ganito yan eh. Pag artist ka, tapos nasa industry ka na, ano ka na, bugbog na yung ego mo. Kasi namura ka na't lahat at nasabihan ka na lahat na palitan mo to na ilang beses, tapos uulit. Sa huli, mapipili lang din yung pinakaayaw mong gawa or yung pinakauna mong gawa. Alam mo yun? Nabubugbog ka na. So, darating yung time na basta mapasa mo at magawa mo na maayos at masaya yung client mo, yun na yung point mo eh. Ma-deliver mo na maayos at wala ka nasasagasaan ibang artist. Yun ang goal. That doesn't mean na you're less of talented or skilled artist than yung ibang tao. Kasi, guys, pag ang stealing art, like say, if you're able to put a photo or implement ka ng ibang aspect ng ibang photo by tracing or bashing to your own, and it's not obvious, it's a new skill. It's actually a skill and it's very valuable. Yeah, right now sa panahon ngayon. And so, hindi mo magagawa yun kung hindi ka rin talaga marunong drawing. Diba? Hindi mo magagawa yun. Yeah. Kasi pagbabasehan mo dyan, ikaw mag-art direct eh, pagbabasehan mo dyan yung foundation mo eh. Tapos i-adjust mo sa kulay, i-adjust mo sa lighting, i-adjust mo sa perspective, sa atmosphere, sa lahat, ang dami eh. Sa bounce. Papakuhan mo, ilalapat mo yan doon sa gawa mo. Ngayon, kung hindi ka marunong maglapat, halata. Ayun. Maka siyang zombie. Even sa photobash, ganyan din yung nangyayari, no? Kapag tiyatry lang makuha ng iba't ibang photo, ganyan, malaman mo na hindi nagmamatch eh. Nalaman mo na hindi talaga nag-work kasi hindi mo alam kung paano pagduktungin o gawin ng mano-mano. So, yan. Basically, puro pang pabilis lang to eh. Actually, yung 3D, yung parang sinabi mo, di ba? Yung mga kitbash, ganyan. Parang ganun din yun. Same principle din yun eh, na alam mo kung ano yung gusto mong mangyari, alam mo kung paano yung gawin, pero naghahanap ka ng way, pinakamabilis na way. Since hindi naman nila binabayaran or nung hindi hinahanap ng art director mo na paano mo totally ginawa yan, like ano yung bawat steps mo na ginawa mo yan para ma-approve niya. Hindi, yung final output mo, and kung again, yun nga, kung wala ka natatapakan na ibang artist o nasasagasaan na ibang IP, then lusot yan, di ba? Kasi anong pakialam nila sa halaman na nilagay mo doon na trinase mo? Sasabihin ba nila, uy, halaman yan sa bahay namin ah. Bakit mo ginaya? Dapat nag-drawing ka ng freehand. At binago mo yan. Dapat ano. Di ba? Parang wala naman may pakinan eh. Di ba? And even nga yung mga nakita natin sa yung merong nga isang article, yung mga riot artist, yung gumagawa ng splash art, sila mismo pinakita nila na pinipicturean nila yung isa't isa para yun yung basehan nung dynamic na kamay o yung lighting, di ba? Isipin mo, ito yung mga malupit na illustrators na nasa riot, and sila mismo pinakita nila na parang hindi from imagination lahat na may pinagbabasehan sila, and isang way doon is nagtitrace din sila nung mga kailangan nila i-trace na hindi talaga makuha. O sabihin natin, wala pa sa visual library nila. So, actually, hindi naman mali talaga yung tracing eh. Feeling ko nagkaroon na lang din talaga ng ano yan eh. Stigma. Ng stigma na parang kapag tracing, mali. And, parang ano lang din yan eh. Yung, alam mo yung mga nakikita ko nagpo-post sa Facebook, yung sinasabi, no reference. Mga ganyan eh. Actually, may... Parehas din sa reference, no? Parang wala namang may pakay kung nag-reference ka dyan eh. Basta tama yung way mo ng pagre-reference. Yan. Kasi kung pinopia mo lang yung ibang artist, then hindi ka na nag-isip. Yeah. Basta when it comes to my problem solving tapos kinopia mo, like yung my brain work, tapos nangopia ka, ibang usapan yan. Masisita ka talaga. Pero, kunwari, yung style lang yung kinuha mo or yung medyo close lang yung itsura, yung sa style, yun, nag-exist na sa the same world, parang yun, walang problema yun.
Pero pag yung parehas na parehas yung ano, yung kunwari, yung concept, ganyan, mm-hmm. very similar, naku, masisita ka. Pag sa concept artist to, masisita ka. And ayun nga, siguro bibigay ko na rin to na kung sakaling hindi pa alam ng mga listeners natin, well, may trivia ako para sa inyo. Yung plagiarism na sinasabi ni Kabukicat kanina, actually, hindi siya criminal offense. Tantananin! Ako, baka umilaw na yung mata nyo, ha? My God, I can copy everything. Wow, pwede pala mag-trace. So, ito, plagiarism. Hindi siya ayos, criminal offense. Ayos, sa type ko yung mukha ko. Pwede pala yun, di ba? So, ibig sabihin ba nun, pwede? So, ito ha, para lang malinaw. Pwedeng iniisip ng iba ngayon, oh, bakit, ba't nyo sinasabi, ba't yun sinasabi yung mga bagay na yan? So, ibig sabihin ba dun na okay lang ako mag-trace anytime, di ba? O wala naman palang criminal offense. So, sinasabi nyo, bawal kunin o bawal mag-trace ng ibang artist, tatapakan mo yung ibang artist. Pero, legally, hindi naman pala talaga criminal offense yun. So, ba't ko kailangan mag-alala, di ba? So, maybe yan yung tanong natin ngayon. Maybe yung tanong nyo ngayon, parang, bakit nyo kailangan isipin yung mga bagay na to? Di ba? Kapag nagtitrace kayo, bakit kailangan nyo pa rin mag-ingat sa tinitrace nyo? And bakit mas maganda na totally huwag nyo nang i-consider na mag-trace ng artist, ibang artist, maliban na lang kung pinag-aaralan nyo o nag-study kayo. So, ang sagot dyan is, more about reputation, which is nabanggit na namin kanina. Ano yung mga pwede bang mangyari? Yan, tanongin ko kayo, Kabukicat at Salongganisa ulit. Ano yung mga pwede mangyari? Sabihin natin, hindi ka nakulong, nag-trace ka, trinace mo yung artwork ng ibang artist. Pero ano yung pwedeng maging epekto nito as an artist? So sure ako, pagka, ayun nga, nakalusot ka, na hindi ka nga nakulong. Sure ako, na ang makukulong ka sa bahay kasi mawawala ka ng trabaho. sure ako. Hindi ka nga kulong. Masyado kang malaya. Malaya ka rin sa mga trabaho. Malaya ka rin papalayain ka sa trabaho mo. Pwede ka nang lumabas. Okay. Parang ito usapang integrity na to as an artist or parang your moral compass kung ano mo yun, di ba? Hindi ka nga makukulong pero everyone would hate you. So, not only na yun nga, nawala kang trabaho, pero kasi yung distrust between artist to artist or the community towards you, syempre, iba na yung tingin nila sa'yo after the incident. Mm. Kasi, paano kung titignan nila yung iba pang work mo? Tapos makita nila na ay, ganun din pala yung ginawa niya dito. E di, sobrang paano na yung reputation mo? Eh, nakita na natin yan. May mga nababash sa ganyan. Mayroong mga nag-deactivate ng accounts nila dahil sa ganyang issue. Kasi after nun, na-realize niya na parang, ay, nahuli ako. Kasi ginagawa yan. Bakit? Hindi pa kapansin ba? Yun yung tanong. Ay. Parang na, hindi ko sure kung dahil ba sa gusto nila na makagawa agad ng magandang artwork ng nag-shortcut. Like, kasi ang mahirap nun kasi, iniisip ko lang, parang shortcut, nakabuo ko ng magandang artwork, pero actually, hindi mo naman binuurin yan. So, paano ka magiging proud dyan, di ba? Yung mismong nagnanako nga ng art, ang labo nun eh. Yung kukuha ng art sa isang group, tapos ipopost nila na parang artwork I made, ganun. Yung parang nirepost lang nila, tapos angkinin nila sa kanila. Yun nga, sobrang labo nun eh. And pati yung sa tracing, kunyari, trace mo lang yung artwork ng iba't ibang artist. Dati nagkaroon din ng ano dyan eh, ng issue dyan. Pag alam ko, ano yun eh, may splash art contest yung Riot. Pag alam ko, yun eh, sa basta sa isang website. Tapos, sumali rin kasi ako dun. Siyempre, hindi ako nanalo. Ano pa yun eh, 2017 pa ata. Ayun. So, sumali ako. Pero tinitingnan ko kasi yung mga gawa ng iba. Ngayon, may isa dun na artist na kakilala ng mga kawork ko rin. Actually, ikaw rin nata kakilala mo yun eh. Sobrang ganda nung gawa niya, sobrang ganda nung composition, sobrang dynamic. So, inaasahan ko parang feeling ko, ito talaga yung mananalo eh. Ang lupit na ito. Tapos alam mo yung malapit na yung deadline.
merong nag-call out sa kanya sa comments. Sinabi niya, actually, yung mismong artist pa yung nag-call out sa kanya. So, kaya sobrang nakakahiya. Oh, no. Oh, God. Men, eto ah. Pagka alam ko, tatlong elements sa ata yun na sobrang dynamic ng characters niya. Ang ganda, pa tong motor eh, na drawing niya. Tapos, yung pala, kinuha siya sa iba't ibang artworks tong isang artist. Oh my. Parang pinagtagpi-tagpi. Men, sobrang dala kasi parang nag-expect ka. Sobrang ganda kasi talaga eh, syempre. Parang pinagplanuhan ng malupit eh. Tapos, may deadline ganyan. Tapos, ayun, hindi na siya sumali. Syempre, na-call out na siya eh. Wala disqualified na. Oh, disqualified na siya. So, parang alam mo yun, sobrang nakakahiyanan, men, na pinipraise siya nung tao nung una. Sobrang daming like, sobrang daming nagpa-follow dun sa progress niya kasi may progress dun eh. Tapos yun, nung kinall out siya nung artist na original, parang, damn, nakakahiya yun. Parang, alam mo, iba yung mahuli ka ng ibang tao, so mahuli ka ng mismong artist na kinopyan mo eh. Parang, huwag ka na mag-explain, dude. Parang, tumigil ka na, magtago ka na. Sobrang, aray, parang ka na-diyahe, na-busted na. Oo, sobrang. Oh my God, nalabi na. Sobrang na-disappoint ako nun kasi isa ako sa nagpa-follow sa kanya nun na in-expect ko siya yung mananalo. And inaabangan ko yung final na output niya. Yun na, na-disappoint ako na parang iniisip ko parang, ba't kailangan mong gawin yan? Oo, kilala mo yan. Magalang ko kilala mo yan. Kasi kakilala nila eh. And sinasabi nila magaling naman daw yan. Parang ang point nga dun is, ba't kailangan mong gawin yan? Kaya mo namang gumawa ng sarili mo. Ba't kailangan mong manguha sa ibang artist? Tapos yun, eh siguro yung artist na yun, ewan ko kung sumasali rin siya or sinusundan niya rin yung contest na yun, syempre magaling yung kinopyahan niya. So, parang ngayon lang, eh since sumikat yung post niya, yung progress niya, ang dami nagpo-follow, edi ayun, nakita rin ng mismong artist. So, alam mo yun, parang gusto mo ba mangyari yun? And yan yung mga nagiging issue, yung mga naging issue pagdating sa tracing na yan, ayun yung nagiging problem eh, na kapag nagkahulihan na, mahirap dun, kung, ano ba yun, parang kung iniintay mo lang na mahuli ka, tapos tsaka ka lang magsusorry, o parang babaguhin mo bigla, parang, di ba? In the first place, at di mo ginawa yan eh. Yung hindi ko maintindihan is, iniisip niya, hindi siya mahuhuli. Yun, parang, yun din yun. Ito guys ha, ito lang, don't expect na people are born yesterday, okay? Na ikaw lang yung pinanganak ng one century ago. Tapos lahat sanggol, okay? Hindi lahat ng tao tanga. Na ngayon, may internet ngayon. Ang bilis-bilis mag-sleuthing sa internet. Ayun. And ang dami ng mas familiar na yung mga artists ngayon sa kapwa nila artists dahil sa mga platform like ArtStation, sa Behance, sa kahit ano, even sa Twitter, Instagram. Alam mo yun, yung exposure ng bawat artist. So, lalo na kung magaling na artist yung kinuhanan mo, kung sikat yan, parang ang labo na hindi ka mahuli. Sobrang labo na hindi ka mahuhuli nung mga tao. Yun, so nakakatawa lang na nakaka-disappoint na nakakatawa at the same time kasi parang, dude, hindi mo ba na-realize na mahuhuli ka sa ginagawa mo? Like, 80% nung main characters pa yung kinuha niya. Parang in-expect mo ba, hindi ka mahuhuli dyan? Pati yung perspective, kuha mo, di ba? Hindi lang man binago yung perspective nung dynamic na character. So, ayun. Pag gagawin mo to, depende sa pinanggagamitan, first of all. Yung gray area ng ganitong klaseng plagiarism, depende sa paggagamitan, first of all, yan. Mm. Pangalawa, depende kung saan mo kinuha yung pictures. Ano ba to? Gawa ba ng ibang tao to? Or references ba to? Or ano ba to? Gawa ba ng mga masters to? Kasi yung mga ganyan, mga more than 50 years or so na patay. Ano na siya, public property na siya. Oo, may ganun din. Hindi na siya copyright. Wala nang copyright yon. Tapos, yun din guys, parang, ito pa isa, madalas ginagawa ng mga artist to,
kumukuha sila sa salpak nila. Pero ito, ito ang difference sa pro at sa amateur. Yung amateur, pag salpak nila, yun na yun eh. Konting adjust-adjust ng color adjustment ng sana mga levels, mga ganyan. Sa photo. Color grading, gano'n. Mga gano'n. Akala mo yun na yun eh. Hindi. Guys, hindi. Okay. Yung ma-match mo pa. Yung color match, mga ganyan. Hindi, guys. Hindi. No, no. Alam mo, pag magsasalpa ka ng photo, lalo na pag nagpo-photo bash ka o nagpo-face ka, 90% ng sinalpak mo dapat sa final product, hindi nakita. Or hindi nahalata. Di ba? Ibig sabihin, nag-incorporate ka na ng ibang design doon. Or yeah, naghahalo ka na. Dapat na yun, na-layered mo na. Ibig sabihin ng la-layered, ang dami mo ng pinatong, ang dami mo ng in-edit na halos non-existent na yung original na linagay mo doon. Yun yung technique sa actual na. Kung magaling ka mag-nakaw, magaling ka mag-integrate, ganun, ano, diretsuhan na tayo. Ganun siya, dapat. Yun yung proper way of doing it. Kasi, hindi na siya kita sa gawa mo. Okay? Yun naman yung importante doon eh. Na-communicate mo yung general idea na gusto mo ma-communicate, pero wala na doon yung gawa ng artist or kung sino man na may copyright na image. Yun yung importante. Hindi siya lalabas sa gawa mo. And yun yung sinasabi ni, kung hindi ako nagkakamali, sabi ni Picasso, na great artist still. Good artist, ano? Borrows, ata, parang ganun. Yung good artist ang hiram, pero yung great artist, nagnanakaw. And yung pag nanakaw na sinasabi nila dun is not literally nananakawin mo lang yung artwork ng iba tapos angkinin mong sayo. Pero kukuha ka nung kailangan mong kunin and gagawin mo na parang sayo. Diba? Kasi kung nagnanakaw ka lang ng art, eh magnanakaw ka lang nun. Hindi ka great artist nun. Literal na nagnanakaw ka lang nun. Magkaiba yun. So, kung great artist ka, kaya mo yun. And ako, I believe, tayong lahat may ninakawan tayong ibang artist. For example, pwedeng inspired by Rembrandt o sabihin natin, inspired by Monet yung gawa mo. So, may part doon na ninanakaw mo sa kanya na pwedeng natutunan mo sa kanya. So, yun yung term doon eh. Parang ninanakaw mo in a way kasi hindi mo na kailangan mag-experiment ng pinagdaanan ng taong yun. Parang kukunin mo lang yung part na yun and then pwedeng may kinuha kang isang technique doon sa isang artist para sa pinaghalo mo. Tapos, yun yung naging technique mo. And usually, mga ganyang artist naman na nakagawa talaga ng malupit na teknika nila, aminin naman nila nakuha lang rin nila yun sa iba or inspired by other artists and then dinevelop pa nila. So parang in-innovate pa nila para maging sa kanila. And lumabas yung itsura nun, syempre, nagawa talaga nila. Like, hindi to parang Da Vinci version 2. Hindi siya basta parang ganun lang na sabihin natin ano, para timely. Sabihin natin na Anthony Jones version 2. Anthony Jones Pinoy version. Hindi siya parang ganun na parang nangunguha ka lang ng basta-basta ng sa gawa ng iba. And ayun nga, kung ayun yung mga naging issue din diyan yung kasi pagkaalam ko dati yung naging issue dyan sa isang storybook naman. So, hindi natin goal dito na ipahiya yung mga artist. Hindi kayo da-drop team yun, kung sino yun. Basta yung naging issue dyan is, may isang children's illustration ata yun. And then, parang inaccuse siya and mukha naman totoo talaga na trinase niya yung gawa ng isang sikat na artist sa ibang bansa. Tapos, binago niya lang yung design, ginawa niya parang Pilipina. Ganon. And ayun, tapos pinublish nila yung children's book na yun, tapos binenta. Ngayon, ang sa akin, hindi ko concerned dito kung paano siya kinall out kasi yun yung issue ng iba na parang sana minessage na lang, sana hindi na pinost. Hindi ko concerned yun. Bahala sila mag-usap doon. Ang point ko lang is, yung mismong act of tracing, nadali siya. So yun yung point doon. And anong nangyari noon is, pagkaalam ko, binenta pa rin nila yung book na yun. Kahit na obvious naman na trinase niya lang yung pagalam ko yung mukha eh. O hindi lang ata, pati ata yung katawan talagang binago lang yung... Oh, I think, parang... Yung damit, yeah. Di ba? Oo, yung damit. Pati yung pose eh. Yung posing, pagalam ko parehas din eh. Yeah. Sobrang parehas.
So, ayun, hindi ko concern yun. Parang, kung ako yun, siguro pwedeng i-message ko muna, hindi ko i-post kasi hindi naman ako mahilig mag-post-post ng kung ano ng social media. Pwedeng ganun, pero ang point dun is, i-message man siya o i-post, I don't think na tama yun na literal na kinuha niya lang tapos binago niya lang yung damit. And, like, kinopya niya yan sa ibang artist. Hindi nga kopya yun, talagang literal na binakat niya lang yung ano eh, yung artist. So, ang nangyari kasi noon, parang dinefend rin siya ng ibang tao na parang hindi pa siya ganun bago pa lang siya sa industry. Ang parang sa akin naman is, again, hindi ko concerned kung paano kinomunicate yun. Ang sa akin lang is, ano yan eh, responsibility natin yan na, alam mo yun, parang kung from college ka tapos nagtrabaho ka, kunyari, nasa workplace ka na, hindi mo pwedeng sabihin na galing ko lang college eh, hindi ko alam yan eh. So, dapat responsibility mo yun na once pinasok mo yung industry na yun, dapat alam mo kung ano yung pwede at hindi. And especially bago ka mag-publish ng sarili mong children's illustration na book o kahit book pa yan na iba na tapos ikaw yung nag-illustrate, di ba? Eh, responsibility natin yun na malaman natin yung do's and don'ts. So, I don't think na lusot yun pagdating sa hindi niya pag ganun kaalam o nag-i-start pa lang siya. Kasi kung nag-i-start pa lang siya tapos ginawa niya yun, then marirealize na matututo siya dun sa mali niya. So, pwedeng, hindi ko alam kung nakakakuha pa yun ng maraming freelance ngayon. Maybe nahirapan siya after nung issue na yun kasi pagkalam ko nag-deactivate din yung tao na yun. And hopefully, natuto siya. Even yung mga iba na kilala natin na nakita natin, natin yung sarili kilala, nakita natin na nagkaroon ng issue na ganyan, hopefully matuto sila and makakambak sila. Ang problem lang kasi, yun nga, once na ginawa mo yun, mahirap na yun makalimutan ng mga tao. Especially yeah, sa industry. No. Yeah. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, hindi ko nauulitin. Na parang pwedeng sagot sa'yo dun is, parang, nung ginagawa mo nga yun, di mo nga naisip na ano eh, na hindi gawin eh. Parang ginawa mo pa nga rin kahit alam mong mali naman eh. Tapos ngayon sabihin mo na di mo nauulitin. Parang grabe, kailangan mo i-build up na naman from scratch yung reputation mo nun. Hirap pa naman nun kasi pagka may reputation kang ganun, ang iniisip ng mga tao, lahat na nagawa mo. Mm. Maskit mo. Mm, exactly. Lalo na kapag binaktrack yung ano mo, yung mga iba mong gawa, no, tapos ganun pa rin. Ganun din. Nako, yari yun doon. Talagang buo na sa isip nila na wala kang ginawang original artwork. As mm-hmm. in, wala. Kasi yun na yung tingin sa'yo eh. So, parang kung may mag-hire sa'yo, hindi na siguro yung same respect na inaasahan mo tulad nung una. Kasi parang sobrang isipin na nila, baka nga i-check pa nila, baka mangyari yan. Every time magpapasa ka ng artwork, i-check na nila kung may kinopya kayo. Which is, nakakalungkot yun, di ba? Like, nakakalungkot yun kung ikaw yung gano'n na parang yung bits by bits ng ginagawa mong elements art mo, chinecheck, na parang pinapamukha sa'yo na hindi ka pinagkakatiwalaan. And sobrang sakit nun as an artist. So, ayun, hindi po lusot, hindi excuse ang ignorance pagdating sa ganyang bagay, lalo na sa industry kasi binabayaran yan, may gumagastos dyan, may naapektuhan ng mga tao dyan. And, syempre, responsibility mo yun na parang kung nagbenta ka ng pagkain, hindi mo pwedeng sabihin na, ay sorry, panis pala. Akala, hindi ko kasi alam, first time ko lang magluto ng ano, hindi ko alam na hanggang dalawang araw lang pala yung ganyang pagkain. Yeah. Ay, hindi ko alam na ano, madali palang mapanis kapag may gata yung pagkain. Akala ko pwede pa yan ng ano eh, ng 2 weeks eh. Hindi mo pwedeng sabihin yun, di ba? Parang baka mabad trip ako sa'yo kapag sinerban mo ng ganun pagkain. Parang seryoso ka ba? Sana pinag-aralan mo muna bago ka magbenta. Di ba? So parang ganun din yun eh. Responsibility natin yun. So yun yung bad tracing, di ba? So may madadagdag pa kayo kasi yun yung mga story talaga na nasaksihan ko eh. Sa amin, sa traditional art scene, meron nga din actually. So, sa national contest po to eh. Kung alam niyo yung ano, MAID, yung Metro Bank Contest art competition, may sumali din dun eh. Tapos, isa siya sa semi-finalists. Oh my God! So, kasi, may ang process ni MAID, eh, syempre, lahat una magpapasa. Mm. So,
lahat, kahit ilang tao pwede sumali, ganun. Basta pasa ka from either what category, kung water medium, oil, sculpture. Or acrylic, oh. Oh, sculpture, ganun. So, yun, may sumali, tapos nakapasok siya ng, ano, ng semi-finalist. Ayan. Malalaman mo lang makapasok ng semi-finalist kapag, ayun na, si Metrobank na mismo nag-post nung mga artwork sa Facebook, ganun. Tapos yun nga, since pinupost nila sa Facebook, edi syempre, isa-scan through lahat ng artist ng mga tao na sa Facebook, titingin kung sino yung maganda, kung sino yung parang pwede nilang manalo, mga ganun. So, meron doong isang artwork na parang biglang nag-stand out. Nagulat kami na parang, bakit ang dami nitong likes or dislikes, daming comments, sobrang daming comments. Tapos pag-check namin, sobrang daming hate comments na so, nakalagay dun sa thread ng artwork niya na parang, uy, galing to dito sa Behance lang ah. Nakita ko to recently ah. Tapos, parang syempre, ako na-curious din ako eh. Kasi syempre, uy, parang first time kong makakita nun dito sa ano, sa national contest pa eh. Parang, nabigla din ako na may gumagawa pa rin pala nun. Oh, sikat na siya. Okay. To this day, no? Parang sobrang weird na may gumagawa pa rin nun dahil sa contest. Oo nga. So, parang, diba? Parang, what? Bakit mo may isipang mandaya eh, contest nga na? Contest nga. Na national. Ewan ko ba? Hindi mo maintindihan kung ignorante ba or alam mo yun? Oo, parang ano yung mauuwa mo dun? O, kung nanalo ka, paano, ayun nga, sabi nga ni DJ Lumpia, paano yun? Proud ka ba sa work mo na kinopia mo lang? Tapos yun nga, nung chinek ko yung work na pinagko-compare nila, kasi syempre, daming comment, dami na rin nag-link nung artwork na ginawa niya. Tapos yun nakita ko one for one nga na kinopyan yung concept. Aray ko. As in, siguro ang tinanggal niya lang yung background ng konti, parang mas pinutian niya ata something basta, pero same na same talaga yung nangyari para sa ano. Siguro hindi lang siya skillfully na alam mo yun yung one for one na hyper realistic magkopya. Syempre, so parang yun lang medyo na iba lang quality ng pahid, pero everything else, sobrang the same eh. So after nun, syempre, tinanggal ni Metrobank yung artwork niya, tinanggal yung post na yun, parang na-update na nila yung list. Ang nakakainis kasi, syempre, parang may certain amount of ano lang eh, of semi-finalists ang kinuha ni Metrobank. Tapos syempre, pag nakapasok yung isang cheater, or isang, parang syempre kawawa naman yung community. Kawawa naman yung gusto makapasok na deserving talaga na yun. Na nagpakahirap. Nawala na. Oo. Nawala yung slot. Nawala. Oo, parang ganun yung nangyayari. Hindi na sila syempre mag-judge ulit kasi syempre sobrang tapos dami na, eh. Na naman nilang sobrang dami na naman nilang isosort kasi sobrang laki nung ano eh. At saka yung nag-judge dun, hindi isang tao lang. Saan kumidi sila nung back up na parang mga kasunod pagka parang ito yung mga kasunod sa anak kung alam mo yun? Oo nga eh, ewan ko. Pero, well, process na nila yun. Process kasi nila yun eh. Pero, yung mismong artist yung may problema dun eh. True. Yun, parang, siyempre, kawawa naman. I mean, so, naawa rin ako sa kanya. Siyempre, na-call out siya ng blacklisted yun. Lalo na sa trad art, siyempre, ilan lang yung galleries. Tapos, alam nila na parang, itong ingat kayo dito sa tao na to. Di ba? Pero yun nga, parang ang okay lang din naman doon sa post na yun kasi hindi nila dinidisclose yung pangalan. Uh-oh. Pero kasi syempre maraming friends of friends na parang, ay, pinosto ni ganito. Siya pala yun, mga ganito. Kasi yun nga, lagi natin sinasabi na napakaliit ng art community dito sa Pilipinas. Alam mo yun, everything revolves in, you know, a small area. So even mga digital, nakikita rin yung mga yan eh. Hindi lang traditional artist eh. For so, sure, lahat ng sumasali yung National Digital Arts Awards, sumasali rin yung Metrobank. So parang, alam mo yun, sobrang kawawa talaga yung mga... So before pa kami maawa sa inyo guys, yan, wag na kayo magtangka na mag-trace. Oo, ng ibang artist. Yeah. Okay na mag-trace, guys, pero hindi gawa na ibang tao. Oo. Para sa, ayun, yung
just don't claim it as yours. Yun nga, yung parang kinabi ni Kabukicat din kanina na yung keyword eh, hindi mo inaangkin. Kasi, yun talaga yun eh. Doon papasok na yung plagiarism and or yun nga. Huwag nyo aangkinin yung backside ni Salongganisa. May funny story din pala ako kay Boxhead. Kasi parang may nakita akong artist. Sikat din siyang artist sobra. Tapos taga ibang bansa siya. Tapos nakita ko meron siyang Boxhead na ano. Nako. Na artwork. Nagulat talaga ako kasi alam mo yun. Wala akong alam na hindi ko to ginaya. Parang defensa ka eh. Parang dinepensahan ko kagad sarili ko. So nung nakita ko yun, kinuha ko agad yung artwork niya. Tapos pinost mo. Tapos pinost ko na parang, meron pala akong kapareho na ngayon ko lang nakita. Tapos yun nga. Kasi almost the same eh. Siguro ang difference lang namin, ang gamit niya charcoal pencils. And meron lang extra limbs yung character niya. Tapos hindi payat yung character niya. Ganun. Tapos parang, pero you know, yung idea kasi na may box. Box yung ulo. I mean, tapos traditional. Ano ka bukay cut? Gawa na rin tayo ng box yung ulo. Ay, sa akin, milk carton. Tapos may mukha na missing, you know? Mga ganun. Missing art. Sorry sa Longganisa. Dadami na tayo. So, yung buong art community, gagawa na ng ganyang character. Pwede namang cup noodles para maiba. Yeah. Cup noodles. Asian version. Yan. Pandesal. Ngayon, pandesal yung ulo. Ayos. Ayun nga. Nagulat nung talaga ako na meron akong parang almost exact. Almost exact eh. So parang natakot ako na parang paano pagka nakita niya yung work ko, baka sabihin, baka i-call out niya ako. So parang come out clean na lang ako na hindi ko to ginaya. Nakita ko lang talaga bigla na to play an artwork. So yun. Yeah. maraming ganyan story. Pati ako may story ako ng ganyan eh. Kaso nga lang sa isang friend natin na magaling na artist. Medyo sikat. Gumawa siya ng parang fan art ng LOL character. No. Tapos malaman niya, makita niya sa isang contest sa ibang bansa, may bata na ginaya na 1:1 yung gawa niya. Pero traditional. Oo. Damn. Tapos sinali sa contest. Kinall out niya. Nanalo pa yun ah. Nanalo yun. Yung batang yun. Oo. 16 years old lang. Tapos parang nung kinall out niya, dinedefend pa siya nung nung judges. Na iba daw yung traditional naman daw yun. Kaya okay lang. Naive na ko. Oh, may problema dyan. Tapos hindi nila alam yung kung ano ang plagiarism. Fan art na nga. Na-plagiarize pa. Fan art na nga. Oo nga eh. Ibig sabihin nun, yung artist na kakilala mo, ginawa niya na nga ng fan art, tapos ginawan pa ng art uli ng ibang tao. Artception. Pero colored pencils lang yung gamit. Siya digital. So, ganun. Yun yung difference. Tapos nanalo pa yung bata. Tapos tong huli, nilaban yun. Tapos na-take down din. Kasi parang, may mga artist na nagsasabi na plagiarism yan. So kumbaga hindi naiintindihan ng judges kung ano ba ang plagiarism. Kala nila sa tools lang o materials ang ginamit eh. Oo. Kaya different tools daw kaya lusot daw. So parang binabasag pa nila yung original artist na. Payabang ka lang ganyan. Ginagawa. Grabe. Na. Grabe talaga. Mali. Payabang pala ka buhay ka eh. Mayabang pala tayo eh. Problema na. Mobile eh. Hindi Nakasa ka ba? Kumain tayo? Pero nakakayamot yung ganun, no? Grabe, sobra. Lalo na nasa lugar ka. Maraming artist na gano'n. Yung pag pinaglalaban nila yung gawa nila, sila pa yung nababash. So, may mga ganong story. Ayun. Meron pa akong story, pero I think sa workflow na, sa process na mag-call in. Pero yun, so hindi lang exactly tracing eh. Yung mismong pag-copy itself kung okay, ano yung okay na pag-copy sa hindi eh. Diba?
Okay, basta, yeah. Pero kunyari, for learning purposes, lahat talaga yan. So, kasi for personal development mo, learning, hindi mo pinagkakitaan. Ang naging problem lang naman dyan is, unang-una kapag inaangkin mong sa'yo, pangalawa kapag pinagkakitaan mo, o kaya pangatlo kapag nanalo ka sa isang contest na maybe hindi ka kikita ng pera, basta magbe-benefit ka ganun using yung art ng ibang tao. So parang ginawa ng traditional, same lang yun eh. Kung parang print mo tapos sinali mo sa contest, parang ganun din yun eh. Yeah. Na nanguha ka lang talaga ng art. Oo, nireproduce mo lang ng gawa ng iba. Yes. Ayan. So, ayan, ano na, no? Mas, at least mas nagiging malinaw na, no? And yung iba sa inyo, baka feeling nyo, pinapagalitan namin kayo. Pero kung ginagawa niyo to, then dapat talaga mapagalitan kayo. Kasi kasi para sa inyo rin to eh. Diba? Don'ts and don'ts na tayo ngayon sa pagdating sa industry kung saan siya applicable at hindi. Huwag kayo mag-hukay ng sarili nyo dibingan sa industry na to. Oh. Kasi one wrong move. Pwede kang mag-goodbye. Goodbye ay, art dyan. Ayun na talaga. Yan ang maging supporters mo, yung mga judges na tinutukoy ni Kabukicat na okay lang. Grabe, napakamot ulo talaga ako. No? Grabe naman yung judge na yan. Ba't sila nag-judge? Parang judge pa talaga kayo. Ignorant. Yung ginagawa niyo. Yeah. So, ayun. And isa pa, no? Para lang mas magkaroon pa ng idea para baka sasabihin ng mga listeners natin kung anong mga opinion lang natin to eh. Gusto lang namin linawin na kahit yung mga malulupit na artist sa industry, nasa Naughty Dog man niya, nasa Riot Games, Blizzard, kahit, mga, kahit sa mga Disney, Pixar, marami dyan nagtetrace din or nagre-reference. Pero, again, yung good tracing and good o proper na pagre-reference. So, again, ano ibig sabihin nun? Hindi sila kumukuha sa ibang artist. Diba? Kumukuha sila sa mga real-life references. Pwedeng nag... Actually, mas maganda kung kayo mismo yung nag-take ng photo ng references nyo. Kasi mas alam nyo na eh. Mas alam nyo na kung ano yung hinahanap nyo eh. Pero kung wala kayong chance na gawin yon, then marami namang available na resources sa internet na pwede mo talagang gamitin for referencing. And kunyari sa textures.com, pwede mong kunin yung textures doon tapos lagay mo sa artwork mo. Ayun. So mga tipong ganun, mas okay rin talaga kung sariling photo. Pero ang point nga doon, as long as walang may ibang may-ari doon o hindi created by other artists, then I think you're safe. And syempre, kung pasok dun sa usapan nyo ng client. Kasi may mga rules din dyan na kung may client ka o may nagpa-commission sa'yo, dapat tinawin mo rin na gagamit ako ng ganitong photo o mag-photo ba siya ko. Kasi may mga client na ayaw nila ng ganun. So dapat malinaw rin yan. And di naman i-discuss ng napakalalim yan kasi ano yan eh, about na yan sa pakikipag-communicate sa client eh. Pero just keep in mind lang, may mga ganong klase ng bagay, may mga ganong klase ng deal. And pagdating sa industry, ayun, lagi nyo makikita yan, yung mga tracing na yan, pampabilis. Kasi mahalaga sa industry yung time eh. Yung production time. Sobrang halaga niyan na wala silang time para pakita mo o magpabibo ka na parang, kaya ko to ng walang reference, kaya ko to ng walang tracing. Diba? Parang baka pagsabihan ka ng dude, ang kailangan ko lang yung concept mo. Wala akong pake kung kinuha mo yan sa damit ng pamangkin mo. Kailangan namin yung magiging final na output mo dyan. And ano yung idea mo para sa design na yan. Especially sa mga concept art. Sobrang ano yan. Hindi ganun ka-hardcore yung rendering tulad sa illustrators. Ang mahalaga dyan yung idea. So, paano pinagtagpi-tagpi. And yung mga call-outs, ganyan, and na matututunan nyo sa iba naming episode. Actually, meron na nga ito tayong episode para dun eh. Sa concept art versus illustration. Ayun. So, ayun. May init na topic to eh. Lalo, sa nakikita ko, lalo na sa Pilipinas, feeling ko kasi hindi pa ganun ka-expose din yung mga tao pagdating sa tracing. But at the same time, hindi lang sa side ng mga ano yung mga kinukuha na ng artwork or yung nagte-trace mismo, yung mga nanguha ng artwork ng ibang tao.
I mean, yung exposure dun sa katotohanan na ginagawa yan, and at the same time, may mga times na dapat o may klase ng tracing na hindi mo dapat ginagawa yun. And, ayun nga, since plagiarism is not a criminal offense, pero once na ginawa mo yan, titignan ka na ng lahat ng artist. O sabihin natin, hindi ka nila titignan kasi wala na silang pake sa ginagawa mo. Kahit na maganda pa yung ginagawa mo and original mo yun, once na ginawa mo yon, goodbye. Wala na. Nako, wala na. Kailangan yung lumapit sa media para para patunayan uli na babalik kayo ng hindi mong kopya. And so, okay. Ayun, yun yung... yun yung pagdating sa ano, pagdating sa tracing. And ano lang to eh, may ikling topic lang to, pero sobrang halaga nito kasi pwedeng ito yung makasira sa karir nyo. And ang nakakayamot pa dito, nakakalungkot na maraming may hindi alam, pero nakakayamot kasi feeling ko marami nang may alam pero ginagawa pa rin nila. Yun yung feeling ko, alam yung mga gumagawa niyan, feeling ko alam nila yan eh. Usually, mga gumagawa na ito, puro mga amateur artist eh. Usually, okay. Amateur artist. Bihira yung nasa industry na. Meron din, pero grabe, sobrang ibang level na yun mga yun. Pagka, alam mo kasi pagka amateur or mga students, yung mga beginners pa lang, gumagawa na ito, it's kind of forgivable and understandable. Kumpara sa school, kung... gano'n. Yun, isa yun. And also, hindi nila kasi pa alam eh. Yung mga patakaran. Usually kasi sa mga ganitong bagay, nalalaman yun. Pagka nasa work ka na, ganyan. Siyempre, malalaman mo na yung mga pwede at hindi pwede. Or pag nakinig nila dito sa Brushpoint Podcast. Kung nakikinig kayo ngayon, di ba? Then mapalad kayo. sa UP, isa sa mga pinakamatinding rule yan eh. Sa UP Diliman na, hindi naman sa UP Diliman, sa buong UP. Hindi ko sure sa ibang school, pero sobrang tindi na, kunyari sa isang plate mo kahit maliit lang, sabihin natin essay pa yan o plate yan para sa fine arts, kapag nahuli talaga na nag-plagiarize ka, like suspended ka na agad. Hindi siya basta bagsak lang sa isang subject. Like sususpend ka talaga. Sobrang tindi nung punishment. Sa tingin ko ha, hindi ko sure again kung gano'ng katindi yung punishment sa iba pang schools. Pero ayun, sobrang halaga ng part na yan kasi nga kailangan ma-realize talaga ng students na after nyo ng college, hindi na joke time to, kapag nanggaya kayo, pwedeng sabihin natin, gumagawa ka ng isang design o poster o banner para sa isang advertising agency. Tapos yung client nila doon, sabihin natin, isang malaking brand. Diba? Eh, nilagay sa billboard. Tapos, nanguha ka lang pala ng artwork ng ibang tao. Yari ka doon. Million yung pinag-uusapan nyo doon eh. Paano kung commercial yan? Alam nyo ba, yung kada segundo sa commercial, di ba? Million yung katumbas noon. So parang, men, hindi lang grade yung usapan. Yung grade mo kapag bumagsak ka, makakapag-aral ka pa eh. Pero yung million, pwedeng magkautang ka habang buhay nun, men. And pwedeng yung mga pangarap mo masira dahil lang sa mali na yun. That's true. Kasi pag kayo kinasuhan, waldas pera yun. No, kasi waldas pag kinasuhan nga, million yan. Lalo na pag nasa isang company ka, tapos may nakalusot na artwork na ginamita mo na copyrighted, may copyright infringement ka na kaso. Naku, grabe. Dawit mo yung studio na pinagtatrabahuhan mo. Paano yan? Patay ka sobra nun. Demanda ka sigurado. Kasi sinira mo yung kampanya. Wala ko pa ng trabaho. Wala ng trabaho. May utang ka pa. Pero usually naman kasi, dito sa mga big companies, meron silang department na yun lang ginagawa nila. Chine-check nila lahat ng trabaho kung may mga nagamit mang copyrighted materials o kung makakalusot. So may lawyers sila doon, tapos meron silang checkers ng mga ganyan. Chine-check nila lahat ng assets nyo kung lulusot or hindi. Yun. So, ayun. May nangyari din kasi sa amin dati sa school, noong nasa Singapore ako, sa FZD, na may mga higher batches ako na nag-plagiarize. As in, sobrang halata talaga. Ang penalty na plagiarism, pag nahuli ka ng second time, kick out ka. School.
eh, imagine mo magkano yung ginagastos mo. Parang ganun din, million din yun eh. Oo, hindi ka nila bibigyan ng diploma. Ito, so yun nga, itong isang higher batch ko, yung isa, yung mas higher batch ko ng dalawang taon, ay, ng dalawang sem, may dalawa, ilang kaso na siya ng plagiarism eh. Ang tigas ng ulo niya sobra. Like, pag nagre-reference siya, nire-reference niya is gawa ng ibang artist talaga. Halata-halata, ilang beses na siya na puti. Oo. Nakadalawa na siya, puti nga hindi siya natanggal eh. Parang, hindi ko alam ano nangyari doon, pero ang daming beses, puti yung iba lumusot, pero muntik na siya matanggal. Ngayon, isang, may yung one sem higher sa akin. Like, ano rin siya. Yung pinatungan niya. Oo. Pati dun sa yung mga drawing na ano yung environment sketching. Yung in-sketch ko, may kunwari barko tapos may nakasulat ng pangalan ng barko sa Narnia. Grabe. Sobrang sanita siya dun. Oo. Hindi natakpan. Masayalan yun. Kasi pati yung pangalan ng barko nung yung ginamit sa Narnia, sinama niya dun sa sketching niya. Ganun ka-ignorante. Oo. Kunwari nag-bash ka, kunwari, tapos nag-binash mo yung barko. Tapos yung binash mo yung barko, design sa, kunwari, yun yung movie ng Narnia. May isang ship doon na design, di ba? Tapos yung ship, di ba, usually may naval, may mga names sila sa tabi, yung iba. Sinama niya yun. Hindi lang man ginawa ng bagong pangalan. Eh, yun nga. Malay. Saklap, di ba? So, ayun, nahuli siya doon. Tapos yung kasunod, inano niya, pinatungan niya yung gawa ni Ivan Chantara. Kung kilala niya yun. Yung concept art man. Ng realistic na mga cyborg na, alam mo yun, terrorist. Mm. Ano, sa Middle East. Mga ganun, di ba? Yung mga realistic na robots, ganyan. Pinatungan niya yun. Yung isang environment nun. Tapos pag pinagtabi mo, grabe, sobrang kitang-kita mo talaga. Andun pa yung mga elements ng lumang painting. Talagang pinatungan niya. Yun yung ginawa niyang base paint. Version kasi, B. Kasi, kasi guys, ganito yan. Pag nag-concept art ka, tapos environment, may workflow kasi na nagka-cannibalize ka ng sarili gawa mo. Tama. Which means, hindi ka nag-start sa blank canvas. So, pwede ka mag-cannibalize ng painting ng sabi natin ng mga masters para doon sa mood or sa ibang tao na talagang hindi na halata. Kasi wala na, chop-chop na siya. Yung talagang hindi mo na makita yung picture doon kasi kinuha mo lang yung mood. Yung ganun. Or sariling gawa mo, yung mga lumang environments mo, pagtagpi-tagpiin mo, tapos bala ka, lagyan mo ng filter, tapos papatungan mo. Technique yun. Ginawa na itong ni Mokong, ginawa niya ng base pay. Base. Imo ko. Sorry guys. Ayun. Ginawa niya base layer yung gawa ni Ivan. Tapos, hindi na pansin ni Feng yun. So, nung pinost niya dun sa website ng FCD sa Facebook, eh, syempre, art director si Ivan at sinusundan niya FCD. Si Ivan pa nakita. Oh my God. Yun lang, nakakahiya. Ano nangyari dun? Na-kick out yung ano? Muntik na. Kinall out siya nung ni Van. Kinall out ni Van. Ano na to ah? Strike 2 na to. Tapos, nung nalaman ni Feng, galit na galit si Feng. Hanggang dun sa class namin, nagrararant si Feng na, wag niyo. Itin to. Pag kayo, nahuli namin. Gumagano'n si Feng sa amin. Wag niyong tutularan to. Gumagano'n siya. Kasi pag kayo, nahuli namin, papabalikin talaga namin kayo kung saan kayo galing, sabi niya, gano'n sa amin. Siya, kasi napahiya siya kay Ivan. Oo. Kasi kasi nakakilala sila eh. May FCD yun eh, di ba? Si Feng, tapos si Ivan, art director, syempre, yung credibility ng school niya, ni Feng. At stake, syempre, kung may mga graduate dun sa FCD, pwede niyang refer kay Ivan. Eh, syempre, dawit-dawit lahat, di ba? Galit na galit siyang gano'n. Tapos, nag-comment nga ako doon eh. Tapos nilike ni Ivan. Sabi ko, okay lang sana kung sinabi niya study. Lusot yan eh. Pero hindi. Sinabi niya kasi nagawa niya. Ganyan. Ginawa na itong, hindi ko explain kung sino siya eh. Kasi maraming, may mga nakakilala sa kanya dito sa atin. Sige lang. Yun. Pero hindi siya Pinoy.
Ayun. So, ang nangyari kasi doon, di kinausapatan nung itong guy na to, si Levan, na ay, nag-sorry siya, ganyan. Sabi niya, naging inspiration niya na ginawa niya study. Study talaga yun. May akalain na ipopost ni Feng. Mm. Yun, nag-explain siya, tapos tinake down yung gawa niya. Buti, hindi siya na ano. Kinausapatan ni Levan eh, si Feng. Tapos parang nakalusot na, oh sige, ganyan, pinagbigyan siya. Guys, pero alam niyo guys, sa lahat ng classmates niya na ang gagagaling na nasa ano na ngayon, gumagawa sa mga films like Ghost in the Shell o ganyan, yung mga classmates niya ganong kagagaling. Ayun, pero guys, despite everything, no, nakapasok pa rin siya sa AAA studio. Siya yung isa sa mga unang nakakuha ng work. Which is ironic, no? Kasi yun nga yung gray, thin line in between eh. Ang ano kasi niya, ang nakuha niya is yung workflow ng photo bashing. So nung nakita nung studio na nakuha yung workflow na gusto nila, mabilis yung trabaho, medyo matte painter style, siya kagad. Yun eh. Wala kasi silang pake kung paano mo gagawin. It's just that, maging sensitive ka kung ano yung resources na gagamitin mo. Yes, tama. Yun. Dito ko na na-explain kung bakit yung sinabi ni DJ Lupia kanina na mas maganda na gumamit ka ng sariling photos. Because mga website na may mga stock photos or mga stills sa mga movies na pwede mong gamitin. May mga resource websites na gano'n na walang pupila, iris textures, mga ganyan. Ngayon, pag hindi mo kinuha sa mga gano'ng website na yun, yung iba doon paid websites yun. Mahirap yung sa Google lang, nakahanap ka ng high-res, tapos maganda. Oo, kasi hindi mo pa rin sure kung kanino galing yun eh. Delikado yun guys, lalo na kung malaking part ng painting mo yung, Yun nga, mga So dapat yung, meron naman kasi mga royalty free o kaya yung literal na free lang talaga na para mga textures, unsplash.com. Pero pwedeng may mga katulad ka na rin na gumamit nun. Yun nga lang. Okay. Yeah, makaso yun. Ang ano sa akin dito is medyo may pagka-low-res lang yung mga yan. So, yeah, bumisan sa may limit na. Sa substance ako kumukuha or sa marami akong website eh. May listahan ako sa email ko. Hindi ko memorize eh. So, sinacheck ko doon yung mga website ng mga stock photos. Karin yung mga safe eh, no? Ay, safe talaga siya. So, parang yung sa movies, lagi ko nakakalimutan. Oo nga, kaka-register ko lang doon. So, maraming mga resources na magagandang kuhaan na websites. Ngayon, ano ang risk pag kumuha ka lang out of Google or Pinterest ng mga photos? Well, first of all, ganito kasi yan. Kaya, ang ibang photos may copyright. Ngayon, ang photographer kasi, pag kumukuha sila ng photo, yung ibang photos, mahirap kunin. Bakit? First of all, location. Second, time of day. Sa buong time of day na yon, paminsan, dalawang segundo lang yon. Make or break lang yon. Pag hindi nila makuha yun, uulitin nila ulit yun kinabukasan. May certain moment lang yung kinukuha nila. Certain ano lang. Talagang very hirap kunin na still shot. Third, season. Seasonal. Fourth, mga events or natural events na hindi laging nangyayari. Yes. Like, once in a blue moon, like say, solar eclipse. Yung pag-illuminate ng sea, pag plankton, yung gano'n. Madami. Eruption ng volcano, melting ng ice caps, ganyan, no? Yung may mga very rare situations na hindi parating nangyayari. Comets, mga ganyan. Ngayon, minsan, may kinukuha silang timing. Like, kunwari, may dumating na comet, tapos ganitong klaseng shot. Ang bilis sobra ng guhit ng comet eh, like pag dumaan sila. Split second lang yun. Yun. Nakakuha ka ng frame by frame na alam mo yun kung ano itsura ng sky na binari. Tapos ikaw binash mo lang sa, kinuha mo lang tapos binash mo lang sa gawa mo.
isipin mo yung pag nagka-camping pa yung photographer doon sa area for a week, for a month, para lang makakuha isang shot nun. Matimingan. Yeah, matimingan lang nila. Yung isang shot na yun, na nasa 5 seconds lang. Yun, doon pumapasok yung copyright infringement. Kasi, yung artist na ninanakawan mo, ninanakaw mo yung oras at effort nila. Tugo at pawis nila yun eh. Ginawa nila yun, syempre, tapos ikaw, sasalpak mo lang sa gawa mo. Parang wow, ganda na ito. Lagay ko nga sa artwork ko. Oo. Hindi ka na nag-isip. 2 seconds lang, nag-click ka lang ng button, andun na. Pero, yung ninakawan mo, ano yun? Gumastos sa camera, gumastos sa airfare, sa pagkain, nag-camping doon, hindi naligo ng ilang araw, di ba? Yung effort para makuha yun o magawa yun, yung research behind it, ang daming ginugol na oras, na pera. Yun, ang daming lang sinakripisyo doon. Nakinakaw mo lang. Yun. So it goes the same with mga gawa ng ibang artist. Kasi, pinagsayangan nila ng brain cells yun. Ngayon, ang brain cells, pag nasayang, hindi na bumabalik yun. Yeah. Nag-create na niyang new. Yes, scientific. Eh. And yan nga. So, ibig sabihin rin doon, hindi porket parang sinabi namin na, okay, so kukuha lang ako ng mga photos sa Google, tapos pwede na ako mag-trace. Hindi pa rin ganun kasimple yun. May responsibility pa rin na pumapasok doon na ano yung pinagkukopyahan mo. So, pwede siguro may kinopya kang sabihin natin model. Tapos, totally iniba mo yung posing niya. Pero may isang part ka lang na gusto mong makuha. For example, gusto mo lang yung kung paano nakabend yung tuhod niya. Ganun lang. So, pwede mo yung kunin, di ba? Parang same lang yun as kumukuha ng iba't ibang parts ng mga gusto mong yun. So, kung ganong approach, pwede yun. Pero kunyari, like, literal, nanguha ka lang ng artwork ng ibang tao. Tapos, pati yung mukha ni hindi mo binago, pati yung pangalan dun sa object na yun, hindi mo lang man tinakpan, and hindi mo ginawang convincingly na bagong object siya. Parang, di ba? So, ay nako, alam mo ano masakit? Yung binasyan mo, may signature doon, tapos yung signature nasama pa sa gawa mo, di ba? Oo, yun, sobrang naaba. Na parang, men, galingan mo naman manguha, di ba? Manguha ka na lang eh, di mo pa ginalingan. Diba? Oo, yun nga eh. Yung nakakatawa talaga yung barko eh. Sinama yung pangalan. Doon rin ata sa issue nung sinasabi kong sa illustration na parang nag-comment ata yung artist na pinagkuhanan. Tapos sabi niya, parang sana kung may mga ng artwork ko, gandahan na rin nila. Oo. Parang nakaka-insult. Ito. Oo naman. Parang, sige, kunin nyo na, pero sana galingan nyo naman. Parang ganun yung dating eh. Para ma-flatter naman din. Oo. Para mabigyan ng justice yung art niya. Para maisip na, kayahanin na ako ito kasi magaling ako eh. Pero, sinaman. Pinapangit niyo eh. Ginawa niyo tayo. Pinapuha pa. Parang estudyante lang tapos tinakpan lang yung gawa niya, di ba? Pero, guys, puwera insulto, no? Be wary sa mga kinukuhaan niyo, no? Ito pa isang advice ko. Alam niyo yung movie na Riding Hood and the Huntsman ba yun? Di ba may movie na gano'n? Oo. Uh-huh. The Huntsman, yeah. The Huntsman, si Riding Hood, right? Mm-hmm. Alam nyo ba, so sobrang sabaw at sablay nila kumuha ng reference board. Alam mo ba na lahat ng designs ng movie na yun at reference nila, makikita nyo lahat sa Pinterest? Ooh, ako lang nalaman yun ah. Ma-check na. Pag pinanood niyo, matatawa kayo kasi pag nakita niyo yung mga design, alam ko to sa Pinterest to ah. Tapos mamaya may darating na scene. Oh my God! Pinterest yan ah. It's a Pinterest and Google baby. Yun yung tawag nila doon. So, nakakatawa eh. Kasi parang lahat ng artist dumaan doon sa mga photos na yun eh. Pero ito nakakatawa. Puto sa final product. Hindi siya ganong na-modify. Na it's so ay, sabol. Please don't do this. You're not an artist if you do this. Ayun. So, ayun guys. Konting integrity lang. Pero, yeah. We can go to
ano yung mga types of tracing and photo bashing na proper na acceptable sa work. Mm-hmm. So, iniisip ko kung ano pa yung hindi natin nabanggit eh doon sa pag-explain natin. Siguro simulan na lang tayo doon sa literal na tracing talaga, no? So, in literal na tracing. So, for example nga, parang yung sinasabi ko kanina no, doon sa experience ko sa studio. So, kapag may isang character tapos gusto namin ng specific na, for example nga, kamay. Kasi yun yung usually challenging eh. Kasi, naman na, hirap ang growing ng kamay. So, so para mabilis, kukuha kami ng ano, ng kamay sa sabihin natin sa mga sites kung saan pwede kumuha ng mga references. So, minsan gagawin namin is, kukuha kami ng kamay, tapos idodraw over namin, itetrace namin, and babaguhin pa namin ng onte. Minsan gagawin namin na mas dynamic o lalagyan namin ng mga details na magmamatch dun sa character na yon. And then, isang part dun, pwede naman sabihin natin sapatos, di ba? Pwede yung sapatos naman galing naman sa ibang image. Magre-reference kami na ano yung totoong itsura ng sapatos na yon, hindi sapatos na gawa ng ibang artist ha. Sapatos na yon, and then itatapal namin doon. Ngayon, para rin malinaw, actually gumagamit kami ng gawa ng ibang artist, pero ang tinitingnan namin doon is paano yung approach nila, kung paano nila translate yung realistic to stylize. So yun, minsan kumukuha kami ng ganun, parang pang mood board lang. So doon, pwede kang gumamit. Siyempre, parang mood board lang yun eh. Kaya nga mood board, di ba? Hindi talaga yun yung artwork. Yun yung mga inspiration mo kung ano yung magiging style nung gagawin mo. Especially kapag mga sabihin natin, illustration, ganyan, pag-uusapan nyo, ano ba yung style? Stylized ba o gaano ka stylized? Ah, parang ano, parang Clash of Clans ganito o parang Blizzard o parang Hearthstone na style ganyan. So titingnan lang namin paano sila nagtra-translate ng elements, paano nila sinisimplify, and then kukuha kami ng totoong mga real life photos, tapos yun yung gagawin namin stylized. So there is a certain process sa kung paano namin binubuo yung style and yung artwork, pero ayun nga, nandun pa rin yung respect dun sa mga artworks na create ng ibang artist. Pwede yun, parang bine-breakdown lang namin minsan na parang ayos to, ah, ginawa niya, ano, simple lang yung shadows pero detail yung ganitong part. So, o kaya, okay to, ah, sobrang simple lang nun lahat pero pagdating sa mata, sobrang nilalagyan nila ng maraming highlights o mga reflections, mm-hmm. Ganun. So, doon namin bine-breakdown ano yung magiging approach namin. And minsan kasi yung mismong client, sasabihin naman nila na, gusto ko ng artwork na parang kamukha nung gawa ni Frank Frazetta. So, yun, pwede yun, di ba? So, inspiration, breakdown, doon gumagamit kami ng artwork ng ibang tao. Pero yun sa mismong execution, mga real-life photos yung ginagamit namin. And yun nga, actually pwede naman kami gumawa dito ng mga resources. Pwedeng hintayin nyo na lang mga post or another video para i-share sa inyo kung ano yung mga pwedeng pagkuna ng resources na hindi kayo mayayari. Ayan, tulad ng mga binabanggit namin. Kasi yung iba nakalimutan din namin eh. Yung may mga website kami na lagi namin ginagamit na yun. Pero may mga website na parang ginagamit lang namin kapag titingin kami ng specific textures and or kaya gusto namin dramatic na mga photos, ganun. Cinematic, ayan. May mga website kami na tinitingnan dyan. Na 100% legal kapag ginamit nyo, guys. Kaya, please lang, kung may mga ganun ng site, hindi nyo na kailangan manguha ng artwork ng ibang tao. Please. Ayan. Para na rin sa ikabubuti ng community. Ayan, so yeah. Yun yung sa tingin kong isang way pagdating sa proper tracing and proper referencing. Anong masasabi ko dyan, yung rene-reference ko lang sa gawa ng ibang tao is yung style lang. Kasi yung style naman is walang problema. Eh. Oo, hindi ka ma-plagiarize sa style. Hindi ka ma-plagiarize sa style at sa ano ba? Kung paano mo kanulayan, kung stylized mo. Ay, may rendering, ganyan. Oo, walang problema. Mm-mm. Okay. So, ayun. So, sa'yo ba, Kabukicat? Ano yung... Baka si Salongganisa meron siya muna.
Meron ba sa traditional? Actually, parang press tayo sa pag-tuni. Sa lang din ako kumukuha eh. Hmm. Sa artist. Either, minsan, kasi mahilig ako dun sa mga painterly na pahid. So, minsan, yung lagi kong tinitignan, paano ba siya mag-create ng forms? Paano niya sinisimplify yung forms sa most minimal na brush strokes na kaya niyang gawin? Or either, parang, yung mood na na pinoportray niya, paano niya ba pinalabas yung mood na ganun? Yung underpainting ba na ginamit niya, may value ba yun? Kaya, ganun yung kinalabasan. Mga ganun tinitingnan ko lagi. So, halos ano rin eh. Halos pare-parehas lang eh. Mm-hmm. Siguro ang pinaka-ano sa trad is yung pag-grid. Yung isang way din. Lalo na kapag mural. Oo, oh, 1-for-1 na yun. Kung sakali eh. No? Mm. Tsaka yun nga, yung sabi ko kanina na no, stenciling na yung gagamit ka ng carbon paper. Ilalagay mo sa likod nung kung ano man yung titrace mo. Tapos ipapatong mo dun kung saan mo lalagay. Tapos ilipat mo. Sa palat, sa other paper. Yun nga, yun siguro. Speaking of carbon paper, wala na ata ako nakikitang gano'n na lately. Anyway. Ako may kilala pa ako eh. Ginagamit nila kapag ano, yung sa canvas din, pero yun nga, kapag dininowing nila sa magkakaibang papel yung characters, tapos pagsasamasamahin nila sa canvas. Si soya milk ata, soy milk soya. Pala. Soy milk pala. Oh, ginagawa niya yun eh. Pero sarili niya ring drawing yun na. Nilipat niya lang talaga. May ganyang style, parang semi ganyan na workflow ako eh. Ang ginagawa ko ganito, may initial sketch ako na sobrang rough na sobrang dumi, na parang siyang silhouette. Ganyan. Sketchy silhouette siya. Then, ang gagawin ko, pag nakuha ko na yung general sketchy na silhouette na idea nung gusto ko, mag-search na ako ng references, nasasakto doon. Tapos, yung mga references na yon pagtatagpi-tagpiin ko, dinaayusin ko, i-perspective ko, ganyan. Tapos, babakating ko siya, putol-putol siya. Like, kunwari, yung ulo ng lion, yung kamay niya, ganyan. Yung paa niya. Tapos, kunwari, yung lion na yon antro, may hawak siyang spada, yung spada, yan. Tapos, kunwari, sa kabilang kamay, may hawak siyang shield, yun. Iko-collage ko. Mga photos yan. Tapos, ibang parts nung ano na yun, na kaya ko na i-drawing. Iniwan ko na lang. Tapos, babakatin ko siya. Magsa-second pass ako sa ibabaw. Na, ano lang, na very sketchy na mas malinis. Then, third pass, yung malinis na final. Kasi, i-stylize ko pa siya eh. Konti. Parang gano'n. So, may gano'ng work na nagpo-photo bash ako ng mga nagko-collage ako ng mga photos na, pero sinasang-ayon ko dun sa gesture at perspective. Ito-trace ko. Tapos, at minsan yun, gumagamit pa yan si Kabukicat ng pagkain. Pagkain. Oh, yan. Gumagamit din ako ng mga pagkain. Madami! Techniques din talaga eh, no? Rough friend lang ah. may mga teknikan si Kabukicat na ano. Madami. Oo nga. Minsan mga weird parts pa ng katawan eh. So, anyways. anyways, never mind. So, yung isang technique doon, meron din, yun, parang the same lang siya halos doon sa workflow na sinabi ko na mag-download ka ng poster or something. Yung naka-post na tao sa 3D, sinerender mo, or isi-save mo as JPEG, then babakatin mo sa Photoshop. Ganon din yun eh. It's the same shit. So, kuminsan, pag may 3D ka, you have all the views pa and all the camera angles. So, I think it's super safe. Wala namang problema dun. And, yun rin, gusto ko rin sabihin na usually, yung mga photos na like tourist spots and mga heritage sites, walang copyright to. Supposed to be.
Pero makwento ko lang na minsan no, ang copyright at patents kasi na mga resource material. Paminsan depende sa pwesto, sa location, sa country, sa mga rules ng country na yon, ano yung laws nila. Kasi like may nakwento sa amin si Peng na very big na tong kwento na to eh. Pero parang sa Star Wars ata, may pinagkopihan sila na isang national library. I forgot what country. Tapos sobrang ganda nung national library na yun. Yun yung pinagbasihan nila, lumabas sa movie. Ginawa nung country na yun, siningil nila yung studio. Kasi yun sila daw yung government daw yung may-ari nung national library na yun. Pero it's supposed to be public property. Mga ganitong bagay, hindi sinisingil. So, ayun, may mga ganyang klaseng gray area eh. Hindi mo masabi. Mga depende na, no? Depende sa country, sa laws nila, ganyan. I mean, no offense, China nga eh. Pag kinopya 1:1 yung game mo, nakakalusot, diba? Kasi nga yung copyright laws nila doon, medyo sabaw. Parang bootleg country nga doon, diba? So, yun, maging aware din kayo kung asan kayo, anong country kayo naka-base, ganun. Kung ano yung mga laws nila sa mga copyrights and stuff. Ayun. Yeah. And yan mga real life ano yan. Pag napag-execute natin yung mga kwento natin, yan yung talagang ginagawa rin sa industry. Nagkakaiba na lang actually dun sa ano eh. Ano yung mas prefer ng isa ng bawat isa no na technique, kung ano yung mas mabilis para sa iyo, ano yung mas effective para sa iyo. Pero at the end of the day, ang tinatanong lang diyan is meron ka bang illegal na ginawa diyan and kung maganda ba yan? Kung wala namang nadali na copyright dyan and kung maganda naman yung kinalabasan at pasok sa timeline ng project nyo, then okay yun. Ganun lang nila i-define yun. Hindi nila, ano yan, hindi mas mataas yung points mo sa client kapag wala akong reference dyan. Ganun. Maliban na lang kung actually sa trad art nagmamatter din yung process kasi minsan eh. Pati yung story, yung kung paano nabuo yung painting na yon, minsan kasama yun sa presyo eh. Pero kapag studio, kapag sa mga ano, sa mga sabihin natin game industry, ganyan, wala silang kahit pinagtulong-tulungan nyo pa yan, kahit limang artist pa kayo o isang artist lang gumawa niyan, kung pasok dun sa usapan nyo and maganda yung kinalabasan din, kukunin nila yan. Same amount pa rin, same sweldo makukuha nyo. I mean, maganda yun. Siyempre, ako personally, gusto ko nakapag-drawing ng walang reference, ng walang tracing. Gusto ko matutunan talaga yun. Kasi ano yun eh, parang learning yun eh, and skill yun. Binibuild mo yung skill mo na mas marami kang nalalaman, mas onti yung kailangan mong alamin o mas pinapalawak mo yung visual library mo. Pero it doesn't mean na nire-restrict mo yung sarili mo para gumamit ng mga certain techniques na makakatulong naman sa'yo na pwede naman gawin, di ba? Kumbaga, ang tanong nga dyan eh, may pinanood ata ako, video rin ata ni Feng yun sa FCD school niya. Anong sabi niya? Ba't ako mag-spend ng buong araw ni render yung bato na to? Pwede naman ako kumuha na lang ng photo dito sa photo library ko, di ba? May point din eh. Kasi parang, oo nga no, hindi naman yun yung focal point eh. Pwede naman i-brush stroke niya ng onti yun, di ba? Ba't kailangan niya i-render ng pati yung biyak-biyak ng bato na, alam mo yun, parang 1% lang nung illustration o keyframe na yun. Ayun, so, hindi ko sure meron pa ba tayong masasabi pagdating sa tracing o referencing. Sa plagiarism, I think tatakil na natin yung lahat eh, no? And kung kailan ba acceptable and not acceptable. So, siguro paalala na lang talaga na feeling ko yung mindset rin papasok dito, yung mindset na quote-unquote sana makalusot, di ba? O kaya, mindset na mauhuli kaya, di ba? Feeling ko doon nagkakaproblema din eh na alam mo naman yung pwedeng mahuli ka sa hindi eh. Ako mismo ginagawa ako dati kapag may gusto akong mood ng isang artist na favorite ko, sabihin natin. Gagawin ko, kukunin ko yung artwork nila, pagsasamasamahin ko, tapos iwa-warp ko, i-distort ko sa Photoshop, tapos kung ano yung makuha kong colors doon, yun yung color palette ko.
Minsan ginagawa ko yun eh. Actually, sa traditional, pwede mo rin gawin yun eh. Yung, di ba, so kukunin mo yung palette nila. Tapos kikreate ka ng sarili mo, di ba? Hindi naman nakaka-copyright guys yung palette eh. Yung color palette. Ay, kulay. Napaka vague nun para maging... Hindi ko computein yun mathematically. Ito sabihin, 98% kinopya mo yung palette ni Rembrandt. Wala, walang ganun. Walang, hindi ka kakasuhan sa ganun. So, yun yung mga techniques na pampabilis na makakatulong sa'yo nang wala kang tinatapakan na ibang tao. And again, kailangan lang, feeling namin ito talaga yung kailangan mangyari. And gusto namin matanggal, siguro through this episode na to, gusto namin matanggal yung stigma na tracing is cheating. Like, may maraming reasons para sa paggawa niyan. Tandaan nyo lang kung ano yung bad tracing. So, yeah. Yan lang yung kailangan malinaw. And, regardless kung feeling nyo astig yun kapag hindi ka nagtetrace na nagagawa mo ng mabilis, astig yun, and hindi astig yun kapag nagtetrace ka, regardless kung ano yung tingin nyo sa bagay na yan, pero ang malinaw lang is ginagamit yan sa industry. And kung gusto mo pumasok sa industry, especially sa creative industry na mga studio, yung magipit yung mga timeline, hindi nyo matatakasan yan. Unless sobrang galing nyo na bago kayo pumasok. Oh, kung kaya nyo hindi talaga gumamit ng ng reference or pagtitrace, di why not, di ba? Parang para sa amin, tanggalin lang siguro yung ego na kailangan sobrang, alam mo yun, na parang kailangan isipin mo sa sarili mo na sobrang galing mo na, okay, di ako gumagamit ng reference. Mm. Sobrang galing ko, di ako nagtitrace, sobrang bilis ko. Mm. Diba? Siguro alisin lang natin ngayon sa mindset ng artist na there's a wrong way to do yung artwork, kung paano nga pabilisin, gano'n. Mm. Yeah. And kung gagawin nyo naman yun, kung ipipilit nyo yun, gawin nyo na lang yun sa personal art nyo. Kasi mamroblema yung ka-team nyo eh. Kapag sobrang tagal nyo sa isang nag-render ka ng ng bato, 3 days na. hindi pa tapos eh, kasi nirender ka pa. Tapos buong scenery yung ginagawa mo. So, ayun, yun yung kailangan nating tandaan dyan na sana talaga matagal na yung stigma na yun kasi part yun eh, magiging part yun ng buhay nyo. Unless, ayun nga, kayo ba si Aaron Blaze na ang bilis mag-drawing may napanood akong yung drawing niya eh, yung lion ata yun. Basta ang bilis eh, tapos animation, frame by frame, sa papel, fini-flip niya lang eh. Ang bilis. Pero kasi isipin mo, tagal niya nang pinapractice yun eh. Diba? So, unless gano'n na kayo, edi gawin nyo kung ano yung mas mabilis sa inyo. Kasi, minsan, mas mabilis naman talaga kapag gano'n. Kung may technique ka na o may flow ka na talaga kapag nagpipaint ka. May mga gano'ng part na mas mabilis na ginagawa ng mano-mano eh. Kasi yung, minsan kasi sa photo, may mga kailangan ka pa iayos. Pero kung sa tingin mo, mas mabilis. Siguro may certain brush ka na mas mabilis mo ma-execute yun. Edi gawin mo yun. Pero, ayun nga, hindi mo kailangan matakot o magkaroon ng stigma sa tracing lalo na pagpasok mo sa industry kasi in the first place, hindi naman yun mali unless kung ibang artist yung tinatrace mo. So, ayun, sa tingin ko doon na nagtatapos and doon na namin i-wrap up tong episode na to, no? And kung may mga tanong pa kayo pagdating doon sa details ng tracing or may specific na, sabihin natin, may specific situation kayo na na-experience na totally hindi nyo malaman kung okay ba yun o hindi, then pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-message sa FB page namin. Ayun, maraming salamat pala sa patuloy na growth ng page namin. Ayun, and ayun, kung nakatulong to sa inyo, kung na-enlighten kayo sa sa episode na to, then let us know. And maraming salamat. Again, this is Brushpoint Podcast and I am DJ Lumpia. She is Kabukicat and I am Salongganisa. Yay! Bye! 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 Bye!